Magastos sa kuryente ang diesel kasi naka-on lagi ang server. Matipid na ngayon, traditional kasi SSD, M.2 na ang storage, hindi na HDD. Oh. Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kumusta mga ka-reveal? John Kasul here, ang may pinakamalakas na pet sa buong kalawakan. At yun ang ano mga ka-reveal, mas magastos sa ba ang diesel setup? Kasi ang traditional setup, hindi na naka-HDD, naka-SSD na M.2 at NVMe. Okay? Mas magastos sa bang diesel kaysa naka-traditional na naka-M.2 at NVMe SSD? Yan ang pag-uusapan natin ng mga kabil. At magpapasa pa ako ng ibang nasag kabil question nyo pang may time pa. Okay, gawin na natin yan agad-agad. Let's go! At yun ang ano mga kabil, kabil Lawrence, magastos sa kuryente ang diesel kasi naka-on lagi ang server. Matipid na ngayon, traditional kasi SSD, M.2 na ang storage, hindi na HDD. Oh, may point ka naman, no, ka-reveal. Tama ka. Magastos talaga yung diesel kasi nga naka-on yung diesel server palagi or kung ilang oras yung operation ng computer sa PCnet, naka-on siya. So, imbis na 10 PC na lang yung gumagana, may isa pang diesel server na plus 1 na PC. So, yun nga, talaga magastos sa kuryente yun. Pero, ka-reveal, eto, pakita ko muna yung diesel server namin bago ko may sabihin. Ito yung diesel server namin, no, ka-reveal. Yan, dalawang SSD. Isang 1TB block, 16GB RAM, dalawang 8 yan, 2x2, tapos full rated power supply, may UPS pa yan. Nakita ko lang, no, tapos may sounds. Diesel server namin, no. So, nakapatay siya kasi wala pa naglalaro. Okay. May point ka naman, no, ka-reveal. Ako, bago mag-diesel setup, kasi na manual lang kami noon, notebook, disulat, time in, sulat mo, 9 o'clock a.m. Siyempre, isang oras, time out, 10 a.m. din, isang oras. So, wala kami server. So, ano, tipid sa kuryente, traditional kasi nga walang server. Pero ganito, no, ka-reveal. Yung traditional, sabi mo, wala nang hard disk drive, eh, no? Wala nang HDD, SSD na, M.2, NVMe. Tipid nga yun, no? Kasi yung hard disk, ilang watts kaysa sa SSD, mas tipid nga yung SSD sa ano, no? Power consumption. Ganito, yung kinatipid ng diesel setup, no? Diyan sa traditional mo na sinasabi, kaya ako nandito mga ka-reveal kasi may sounds dito, eh. Okay, dito, open na lang ako, no, ka-reveal. Ganito, sa diesel, 'di ba may plus 1 na PC imbis na sa traditional walang server, no? Wala kang server dyan sa traditional. Ah, baka PCnet 'yan, no? Walang ano. Ganito 'yan. Pagka diesel versus traditional na laki SSD versus mo sa diesel setup na may server na naka-on lagi, mas magastos nga 'yon, no? Kasi may server siya naka-on lagi. Pero ganito, puro ganito ah. Ilang ako sa Samsung. Dahil kasi ganito, makakatipid yung diesel setup ka, Rebel, pag magpapatch na ng online games. Di ba? Bibay mo, Crossfire, okay? Patch, di ba? Alos nagpapatch yun. Weekly. Kailan ba yun? Merkules. So, pagka nakatraditional ka, Rebel, iisa-isain mo yan. Ilan yung PC mo? Sabi nito, 10. Ilang minutes pinapatch yung Crossfire ka? Minsan, pinakamabilis, 10 minutes, ganyan. Minsan, tagal eh, 30 minutes. Sabihin natin, mga 30 minutes, ipatch ang Crossfire. 30 minutes, 10 PC. Di ba? Ilang oras yun? 30 minutes. Dalawang PC, 1 hour. Kabilang PC pa, 2 hours. Oh. Di ba? Hindi ka tulad sa diesel. Diesel server lang, papatch mo. Patch na lahat ng PC client, oh, napakatipid. Eh, ikaw, magpapatch ka pa isa-isa, ilang oras ka magpapatch, oh, di gastos sa kuryente yun. Doon nakatipid yung diesel server sa kuryente. Ito pa, maglalagay ka ng games. Maglalagay ka lang ng games, i-install mo lang sa diesel server, magkakaroon na lahat ng yung mga PC client. Eh, ikaw, dyan sa traditional mo, isa-isain mo. Oh, ilang oras mag-install ng ano, ng PC games. Sabihin natin, mga pag online games, lalo na matagal.
Depende sa internet connection mo. Sabi natin, 30 minutes ulit. Ganun na naman. 30 minutes, 1, 2, 3. Pagka-10 PC, ilan? Di ba? Pag-6 na PC, ano eh, 3 hours eh. Oh. Di yan, taas na naman sa kuryente na traditional. Di ka tulad sa display setup, isang patch lang, tipid. Di ba? Doon nakakatipid yung ano eh, display server. Display setup. Tapos, sabi mo, naka-SSD na yung mga PC client sa traditional, tipid. Eh, sa PC client, Carville, wala lang mga SSD yan, wala lang storage. Oh, di ba? Kung ilang watts yung SSD na sinasabi mo, di ba, 10 PC yan, 10 SSD. I-plus mo yung 10 PC, ilang watts, o di, para na rin siya naka-server. Di ba? Ganon, doon nakakatipid yan. Okay, tapos, yung ano, pagka bibili ka ng bagong PC client, Caribil, eto pa, magkano SSD? Caribil, 500, may 500 pesos ba? Hindi, I mean 500 GB. Magkano yun? Magkano yun? Hindi ko alam yung actual price. 2.5. Di ba, bibili ka ng PC, mag-a-add ka sa computer shop o PC net mo ng bagong PC client. Magdagdag ka tatlo, Caribil, di ba, tatlong PC. Sa traditional, bibili ka tatlong PC na may SSD, NVMe, sabihin natin, 500 GB. Magkano pa 500 GB? Mahal, ha? Mahal ang 500 GB. Nasa 3K. Hindi ako kakamali. Teka, search ko ba? 2.5 pala, no, mga ka-reveal. Ano? Tama ba? 500 GB. 2.5 Kingston. Okay? Bill, bibili ka ng, mag-add ka ng PC mo sa traditional, tatlong PC, no? Sa traditional, yung PC na bibili mo na tatlo, may NVMe SSD. So, magkano isa? 2.5 pesos, 7,500. Pero kung diesel setup ka, bibili ka ng tatlong PC client na wala ng SSD, 7,500 ang matitipid mo, Caribil. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, Caribil. Yung ano lang eh, ako kasi nung nag-ano ko ng display server, mas ano nga, mas dagdag sa kuryente kasi may server ka eh, no? Yung pag display server kasi may display setup kasi may server, kaya naisip ko dagdag nga sa kuryente yan. Pero kung isipin mo yung mga benefits ng display setup, pag magpapatch ka ng games, isa lang yung papatch mo, yung display server. Okay? Papatch mo lang yung games doon, nakapatch na lahat ng PC client, di ba? Tipid sa kuryente yun. Hindi gaya nga ng naka-traditional ka lang. Sabihin natin, naka-SSD ka. Sige. Pero isa-isain mo pa rin ipapatch yan. Ilang minuto yung isang online games magpatch. Depende sa internet connection mo, tsaka doon sa online games server. Pagka mabagal-bagal pa yung server ng online games, nako, yari. Di ba? Bukod doon, isa-isain mo siya lang magpapatch. Ang tagal nun, syempre yung mga players mo may init. Hindi ka tulad ng display server, patch na yung server mo, okay na lahat. Makapaglaro na lahat ng players mo. Isipin mo yun, no, Caribil. Diba? Tapos, pag maglalagay ka pa ng games, doon mo lang ilalagay sa display server. Lahat na ng PC client magkakaroon, no? Hindi ka tulad sa traditional, iisa-isain mo paglagay, no? Inuulit ko na lang to, no, Caribil. Okay. Ang hirap maglagay ng games pa isa-isa, no? Bakit? Kasi, isa-isa eh. Eh kung PC unit mo, 100, di ba? Kung malalaking computer shop, no, Caribil, 100 PC unit, 50 na unit, di ba may isa-isain mo yun? Papatch mo, kaya lalagyan mo ng games. Ang hirap nun. Di ba? Kaya yung server diskless, hindi ganun siya kataas sa kuryente yan. Kasi kung magpapatch ka ng games, tsaka maglalagay ng games, mababawi mo. Imbis na mag-iisa-isa ka, isang beses mo na lang gagawin yun sa display server. Okay, tapos yun nga, kanina ko pang sinabi, pag mag-add ka ng PC client, imbis na may storage yun, wala na. Kasi display server, display setup ka eh. Di ba? Bibili ka lang ng system unit, ay isang set,
na walang storage, ipapaboot mo lang siya, papadetect mo sa server, okay na. Magkano yung natipid mo, magkano yung SSD? 2.5. Ilan dadagdag mo? 3. 7,500. O, pambayad din ng meral ko yun. Saka maganda talaga ang display setup ng Caravel. Lahat ng kadalian sa pagko-computer sa PisoNet, nasa kanya, no? Okay, tsaka masi-setup mo ng maayos yung shop mo pag naka-disless ka. Okay? Bakit? Kasi lahat ng application, games, nasa disless server lang. Doon mo lang siya iayos. Hindi katulad pag traditional, isa-isa yung silang aayusin, minsan nakakatamad. Di ba? Lalo na pag may nag-request sa'yo ng games, kuya, palagay naman, anong games? Summertime Saga? Hindi, joke lang. Run Online, sabihin, Run Online. Isa naman, ako rin kuya, namimiss ko na Kabal. Sige, lalagay ko yan, nakatraditional ka. So, lalagyan mo ba lahat ng, kunyari, 20 na PC na unit ka, lalagyan mo ba na Run Online? Lahat? Siyempre, hindi, kasi isa lang naman nag-request eh. Yung isa Kabal, isa lang din. Okay, so isang PC nilagyan mo ng Run Online, isang PC nilagyan mo ng Kabal. So dumating yung dalawa. Kuya, ano, nakapaglagay ka ng Run Online? Yung isa naman, kuya, ikaw, kuya, nakapaglagay ka ng Kabal? Oh, ulalo kami. Ngayon, dun sa in-install mo ng Run Online tsaka Kabal na PC, may naglalaro. Paano maglalaro yung nag-request na yun? Diba? Hindi ka tulad pang naka-disless setup ka, nag-request yung customer mo, players mo ng Run Online Kabal, lalagay mo lang dun, oh, sa may disless server, oh. Isa lang, lagay mo lang doon sa display server, lahat na PC client mo magkakaroon. Okay, so pag dumating yung customer mo na yon, kahit isa lang yon, kahit siya mo po, pwede. Kasi nga, na-install mo na sa display server, so kung ano yung games kasi na display server, games na rin ng mga PC client yan, di ba? Kasi kumukuha lang naman ng games yung mga PC client sa display server, di ba? Kaya, yun, madali mag-add ng games sa display setup. Okay, Caravel? Kung iniisip mo yun sa kuryente, kung wala kang server sa traditional mo, oo, mas matipid nga yung traditional, pero ang hirap dyan mag-gumalaw. Hindi naman, tuwing ano lang naman, tuwing magpapatch lang naman ng online games, no? Tuwing kailan ba nagpapatch ng online games? Madalas. Tapos, pag mag-install ka ng bago laro, bihira lang din naman yun, no? Pero kailan ba nagkakaroon ng bagong games? Madalas. Na, hindi naman madalas. Okay? Ngayon, pag mag-add ka ng PC client, di ba? Hindi ka nabibili ng storage, di ba? Magkano storage? Mahal din ang storage. Di ba? Imbis na storage ang pambili mo, GPU na lang ang pambili mo doon. No? Mas lalakas mo yung PC client mo. Okay, kaya yun, no, Caravel, magastos sa kuryente ang disless kasi naka-on lagi ang server. Matipid na ngayon traditional kasi SSD M.2 na ang storage, hindi na SSD. Okay, so para sa akin, no, Caravel, kahit naka-SSD M.2 yung PC client, no, na naka-traditional. Para sa akin, yung traditional, oo, matipid nga yan sa kuryente, pero mahirap mag-patch ng games diyan. Okay? Doon ka ano eh. Doon ka magsasuffer eh. Ibig ko sabihin, doon tataas yung kuryente mo. Pag magpapatch ka ng online games sa traditional na SSD, isa-isayin mo. Pag maglalagay ka ng games, isa-isayin mo. Ganito pa, Caravel. Ito pa disadvantage ng traditional. Pagka pinatay nila rekta yung PC client na naka-traditional, minsan nakukurap yung OS Windows. So, magpa-format ka, ano? Kadalasan dyan, nakukulap. Dahil may mga makukulit na players yun, pinapatay agad. Nakukulap yung OS Windows, di ba? So, magpa-format ka. Yari na naman, ilang oras ka magpa-format. Halos kalating araw. Lalagay mo kasi yung OS, application, pati mga games, mga drivers. Di ka talaga disless server, wala nang ganun. Pag pinatay nila rekta yung PC client, wala nang masisira, wala nang makukulap. Okay? Kasi wala nang storage yan. Ano pa yung makukurap dyan o masisira. Kaya, mas maganda pa rin, proper shutdown. Pero,
kahit di mo na avin ni ano yun. Kung di, kung sakali lang mag-brown out, eto, hindi rin natin may iwasan, mag-brown out, mawala ng kuryente, syempre, mamamatay bigla yung PC client. So, kadalasan dyan, pagka gano'n, nawawala ng kuryente, hindi na ma-proper shutdown yung PC, o PC client sa traditional, nakukorap yung OS, yung mga files, so, iulitin mo, paformat mo. Hindi katulad sa diskless, paprotektahan mo lang yung diskless server, eh, may UPS kayo yung diskless server namin. Pag nag-brown out, ma-proper shutdown pa namin diskless server. Yung PC client, kahit mamatay na yan agad, okay lang, kasi wala namang makukorap na files dyan, o kaya walang masisira na storage server. Okay? Yan. Okay, Marvel, yung muna aking sasagutin, no, Marvel, magastos ba sa kuryente ang diskless kasi naka-on lagi ang server? Matipid na ngayon, traditional kasi SSD, M.2 na yung storage, hindi na HDD. Okay, yun na nga, no, mga ka-reveal. Matipid naman yung traditional kasi nga walang server, no. Nga lang, ang hirap mag-patch ng games dyan. Lalo na online games, mag-install ng games. Okay, may disadvantage din naman yung diskless. Hindi naman siya perfect. Lahat naman may disadvantage. Ang disadvantage sa diskless server, no, bago tayo magtapos, syempre, pag nasira yung diskless server mo, hindi gagana yung PC client mo, no? Kasi mga PC client mo, dito lang kumukuha ng, ano, ng files. Mga OS, you know? OS, application, tsaka mga games. Kaya pag nasira diskless server, yari ka. Yun yung isang disadvantage. Pero yung disadvantage, wala na, no? Yun lang. Okay? Tapos, ang advantage niyan, yung diskless setup, one patch all. Patch mo yung game sa diskless server, patch na lahat ng PC client. Siyempre, yung mga PC client, kumukuha lang naman ng games yan sa diskless server. Kaya pag nakapatch na yung games neto, online games sa diskless server, nakapatch na rin silang lahat. Tsaka pag maglalagay ka ng bagong games, or may nag-request, lalagay mo lang sa diskless server, magkakaroon na lahat ng PC client. Di tulad sa traditional, isa-isayin mo pa. Isa-isayin mo mag-patch, isa-isayin mo mag- lagay ng games, pag mag-add ka ng PC client, bibili ka pa ng storage noon, hindi ka tulad pag diskless setup ka, hindi mo nabibili ng storage. Okay, yung mga disadvantage ha, sa traditional. Traditional, okay rin naman, dyan ako nanggaling. Yung nga lang, medyo nahirapan ako pang magpapatch ng online games, maglalagay ako ng games, pagbibili ko ng bagong PC client, mag-add ako, may kasama pang storage. Yun. Okay, tapos, ang advantage niya naman, hindi ka magsa-server. No? Sa traditional, tipid nga sa kuryente yon. Pero nababawi ni diskless setup yan, yung pagkakaroon ng diskless server sa pagiging maayos na installation ng mga games, application, no? Mas madali mag-maintenance. Di katulad sa mga sa traditional, medyo mahirap mag-maintenance, no? Yung nga kasi isa-isayin mo. Di katulad kay diskless setup, isa lang yung i-maintenance mo yung sa diskless server lang. Sa ano application yung tinutukoy ko. Pero sa hardware, syempre, lahat pa rin yung i-maintenance mo. Okay, so yun no, ka-reveal. Kung magastos ba ang diskless kaysa sa traditional. Kasi traditional, naka SSD na raw, M.2 ganyan. Okay, pag walang server yung traditional, talagang mas magastos sa kuryente yung diskless setup. Kasi may server. Pero, babawi yung diskless setup kay traditional na walang server pang magpapatch ng online games. Okay, kasi sa kay traditional, isa-isayin mo pa, siyempre matagal sa kuryente yun, magastos sa kuryente. Maglalagay ka ng bagong games, o may customer na nag-request ng games, isa-isayin mo, magastos din sa kuryente yun. Pagbibili ka ng storage, ay ng PC client na bago, mag-add ka, naku, may storage pa, malang storage, lalo na SSD, no? Di ba? Ibis na ano na yun, yung gastos na pang-storage, pambayad mo na ng kuryente. Okay, may kanya-kanyang ano kasi yan eh, advantage at disadvantage eh. Pero, mas maganda talaga para sa akin, no, diskless setup. No, medyo mahirap siya kasi, syempre, diskless server, aralin mo eh, para makapag-diskless kayo. No? Traditional, ano lang, normal setup lang. Yan ang maganda kay traditional, normal setup lang, tapos hindi ka nabibiling server. Yun nga lang, medyo mahirapan ka, pagka magpapatch ng online games, maglalagay ng bagong games,
Tapos magastos pa pag mag-a-add ka ng bagong PC client, no? Bili ka tulad kay Disless, setup, pag mag-patch ka ng games, isang beses lang, one patch all nga tawag dyan. Eh. Sa Disless server, patch mo lang online games, okay na lahat ng PC client. Tapos maglalagay ka ng bagong games, may nag-request, lalagay mo lang, i-install mo lang yan sa Disless server, okay na lahat eh. Tapos, iwas ano na rin yung sa PC client, yung mga pag nakukorap yung files. Walang ganun sa Disless setup. Walang nakukorap kasi wala namang storage yung mga PC client. Hindi tulad sa traditional, may nakukorap kasi na-file siya. Yung ibig kasi sa korap ha? Kasi nga may storage siya. Okay, so yung muna kasagutin ng mga nabilang gandito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share. Please subscribe, click na yung bell button. Kameme. Ha! Raygun, para update kayo pang may bang update tayong video ng sa muling mga nabilang gandito. Busing at mo sila. Bye. Oh, yeah. Baka ng headset.